Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CMN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, Mindanao. Pirsahang lumikas ang tribong Tiduray sa kanilang ancestral lands sa sityo Tubaran, Barangay Labungan, lungsod ang Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ito ay matapos mangharas ang mga armado sa kanilang lugar at pilit pinapaalis. Ayon sa kanilang punong barangay na si Murad Kampong, may mga bahay ng Tiduray ang pinagsusunog. Tinangay pa ang kanilang mga alagang hayop. Kaugnay dito, nagpadala na ang PNP Dato din at ang militar sa lugar upang masawata ang naturang panghaharas ng tribong Tiduray. Samantala, sinuspendi ang mga klase sa Cagayan de Oro City sa kautusan ni Audi Boris, Assistant School Superintendent of the Department of Education Northern Mindanao. Hindi dahilan sa baha dahil lumiang naman ang panahon sa Cagayan de Oro City, kundi sa takot ng NIPA virus. Sinabi ni Boris na ipapairal ang modular classes habang suspendido pa ang klase. Sinabi rin ni Burio na ang mga kolehiyo at universidad sa Cagayan de Oro City ay suspende or nagsuspende rin ang kanilang klase at nag-umpisang magsagawa na rin ng disinfection ang mga eskwelahan sa Cagayan de Oro City. Bagamat wala pang pahayag ang Department of Health Northern Mindanao kaugnay sa NIPA virus or ang NIV 2023, hinihikayat ng DepEd Northern Mindanao na magsuot uli ng face mask at kung ano ang mga prevention sa pananalasa ng COVID-19, iyon din ang gagawin ng mga estudyante at mga guro. Sa kaugnay na ulat naman, isang kautusan ang ipinalabas ni Misamis Oriental Provincial Governor Pedro Sr. Peter Unabia na muling magsuot ng face mask ang mga kawani sa Kapitolyo. Kasabay din ang kautusan mula kay Unabia sa 8 provincial hospital sa Lalawigan at isang regional hospital ng Misamis Oriental. Pinag-utos din ng gobernador sa lahat ng mga kawani ng naturang mga paggamutan na magsusuot muli ng face mask. Ganon din ang mga pasyente, partikular ang mga outpatients at yung mga bantay or pasyente. Isa lamang ang bantay bawat isang nasa loob or nagpapagamot na pasyente. Well, Ramos, Simon Roving Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng Og City Base, nagulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao.